ZXQ 1350, ang tunay mong kaibigan. Maasahan. Ito ay habang tayo po ay nagkakagulot, nagkakaroon ng telenovela sa ating bansa, ay hindi po natin nakikita itong malaking problema ng dalawang bansa na nagigirian. At although itong ating kaibigan na si Lieutenant Colonel Edgard Arevalo, ang spokesman po ng Navy, ay dinadomplay niya yung nangyaring banggaan o collision between the US Navy destroyer na merong kasama pong sonar equipment o sonar array na tinatawag, at do sa Chinese submarine na nagkabanggaan. Kahit ba hindi po biro ito? At huwag tayong magluko-luko sa ganitong klase mga problema. Dahil po, sinabi ko nga sa inyo, ay baka pumasok na naman po tayo sa kaguluhan, ha, sa gerang hindi ating kagustuhan. Kaya dapat ito ang kinokorek ng ating DFA. At napakaganda ng artikulo nitong si Ellen Tordesillas ngayon tungkol sa bagay na yan. At sabi niya, ay wala na raw pong sovereignty sa atin mismong teritoryo. At sabi niya, the sad reality is that we cannot command obedience from intruders in our own territory. At sabi ko nga sa inyo na nung panahon na tinake over tayo ng Amerika, ay ang pinakamuhon natin sa control natin sa ating sea lane ay yung Scarborough Shoal. Pero kung sa totoo lang sa nangyaring girian na yan ng dalawang malalaking bansa, ay maliwanag na nailigtas tayo sa kapahamakan, dahil pwede natin sabihin na hindi na sa amin yan. Pero hindi rin po natin pwedeng isaalang-alang na ganun lang yan, dahil the mere fact na yan ay malapit sa Zambales, malapit sa Subic, nagkagirian. E anong ginagawa ng mga sasakyan na yan dyan, ng mga barko de guerra na yan dyan sa malapit sa Subic? Anong iniispihan nila sa area na yan? At sabi nga po nitong si Ellen Tordesillas, the four-month-old Philippine baseline law got its first test last Friday and it failed miserably and embarrassingly. Last Friday, CNN reported a Chinese submarine collided with an underwater sonar array towed by the destroyer USS John S. McCain off the Philippines. Ha? Malapit daw po sa Pilipinas. Off. Otherwise, reports from Washington DC describe the location as off Subic Bay. Ibig sabihin, malapit na malapit po sa Subic Bay, dyan po sa Zambales. The Chinese media said the encounter was near Scarborough Shoal. O yan. Kahit na nasabi nila, ay still, yan po ay dati po nating teritoryo. At sabi po rito ni Ellen Tordesillas, the Philippine government version of the location of the high seas collision given 2 days after the incident was closer to that of China. Tan mo? Tayo pa ang nagpapalusot. Tayo pang umaaboy sa katotohanan. At sabi raw po nitong si Defense Assistant Secretary, naku, ito na naman, gibo. Ano ba nangyayari sa opisina mo? Defense Assistant Secretary Albert Valenzuela said, it was 125 nautical miles off Subic near the Scarborough Shoal, which is 123 nautical miles from Subic. Under the baseline, Scarborough Shoal is part of the Philippine territory classified as Regime of Islands. Inclusion of the shoal in the Philippine territory was protested by China, which also claims the shoal as well as the whole of South China Sea. From the three versions of the location of the collision, it can be concluded that it is in the Philippine territory. Kita nyo na? It can be likened to two quarreling bullies bringing their fight into the front yard, a third party which in this case is the Philippines. Kaya nga ho, paulit-ulit ko po sinasabi to for so many days. I've been telling you about this dahil ito po ay talagang hindi biro pagka talagang nagkapunuan at nagkabakbakan na to. Ay biglang nagbirahan yan. Ano magagawa natin?
Wala. What did the Philippines do after seeing the two intruders fighting in its front yard? The Secretary, Sir Zimonde, showed his ignorance of the baseline law and he said the two ships were outside the Philippine waters. Kita nyo? Ha? Ilang beses ko pa na nabasa yan na parang lumalabas na tangaraw itong si Sir Zimonde. Masakit yan. Hindi biro yan. Biro mo yan. Magbibigay ng ganyang klaseng statement. At may panawagan nga pala yung aking Brad na si Victor Yance, luksang parangal kay Brad Vic Aslarona ng National University Batch 77B. Sa June 18 daw po, Webes yan, bukas, alas 8 ng gabi sa Punaria Pass, Chapel 7. At meron daw pong necrological service doon ng mga Brads. So sa pamilya po ni Aslarona, ni Vic, ay tayo po ay nakikidalamhati. Thank you, Vic. Okay, balikan po natin. At sabi ito, someone please give Zimonde a copy of the baseline law and the UNCLOS, meaning the United Nations Commission on the Law of the Seas Treaty, which the Philippines signed. The underline, please, the part where maritime regimes or zones are defined. Territorial sea, 12 nautical miles from the baseline. Contiguous zone, 24 nautical miles. Economic exclusive zone, 200 nautical miles. Continental shelf, 200 nautical miles. And extended continental shelf, 350 nautical miles. At sabi rito ni Ellen, don't forget to give everyone the copy of the Philippine Constitution and the bookmark Article 1, the National Territory. At sabi niya rito, Valenzuela said there's nothing to be concerned about because the incident occurred inside the country's 200-mile exclusive exclusive naman daw kanya, ah, hindi ho inclusive economic zone, but outside the country's 12 nautical mile territorial waters. Pero sabi po ni Ellen, our concern is that we must be sure that no foreign vessels enter our territorial waters without authority. Yun ang tama. Tumbok mo ito. Ha? Bakit pumapasok ito ng walang clearance at hindi nagpapasintabi na, hoy, dadaan kami dyan. Tayo ba'y talagang kayang-kayana na lang po ng mga malaking bansa? Tayo kayang-kayang utuin itong mga walang yang ito? Sabi po ni Ellen, we cannot prohibit them from passing through in economic zones without our consent or without clearance. Valenzuela is not quite accurate because since the new baseline law clarifies Scarborough Shoal as a regime of islands, it generates its own territorial and contiguous zones. That means 12 nautical miles from the shoal is still Philippine territorial waters. By Valenzuela's description that the incident happened 125 nautical miles of Subic near the Scarborough Shoal, which is 123 nautical miles from Subic, proves that it was inside the Philippine territorial waters, which he himself said we should have jurisdiction over any ship in that area. Nakita mo na? Mali-mali na po ang sinasabi nitong bugoy na to. Ha? Nitong si anong trabaho nito sa DFA, itong gagong ito? Ah, hindi. Defense Assistant Secretary pala to. Itong bugoy na to. The first statement from the Philippine Navy spokesman Edgar Arevalo, and he said that there was no request for the US for its warship. Ha? To enter Philippine waters and that there was no RPUS military exercise that would justify its presence there. Ayan, kita mo, tama ang sinasabi nitong si Colonel Arevalo. Eh bakit nandyan yan? Bakit dumaan yan? Bakit hindi nagpasintabi na yan dadaan dito? Valenzuela, on the other hand, said the US ship actually came from an exercise between the US and the Philippines, passed by Subic to refuel and for other logistics needs before sailing out of the Philippine territorial waters. Neck-neck mo, Valenzuela. Huwag mo kaming gaguhin at ikaw ay mas Amerikano pa kaysa sa Amerikano sa mga katarantaduhang sinasabi mo. It is understandable for Philippine officials to downplay the incident because what can it do? Totoo yan.